kanina. Yeah, yung liga ka eh. Ha? Yung liga ka. Ang dulay. Ang ganang gulong. Grabe kanina, sobrang dulas. Nagulat din ako. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa dun. Binaligtad ko na yung t-shirt ko para di ako madumihan. Dumi pa rin. Shit, walang gasoline station dyan. Kanina si Kokoy sabi ko, uy, gasoline station naman. Wala pa tayong mga host para magsipsip na lang sana ng gasolina. Oo nga. Bahala na. Iwan nyo na ako. Hindi, meron dyan. Baka may mabilang tayo dyan. Busin na mo ako, meron. Ayun. Dadaan ka lang kasi! Dadaan naman ako. Talagang wala. Padulas lang talaga yung gulong. Yan na ata guys, yung pinakamahirap na rides na naranasan namin. Papunta pa lang kami sa Kamalas-Malasan, naputulan na kami ng belt. Tapos, nasagip kami ng Mio Nation pagdating namin dun sa area na pupuntahan namin. And then, sila, nabigyan din namin ng tire sealan. Tapos, yun nga, ang mga ilaw namin, pahirapan. Ganyan kahirap guys, pag alimbawa ang rides nyo is nasa probinsya, bundok. Tapos wala kayong mga extra na mga ilaw sa motor. Ganyan po, kahirap sa kalsada talaga. Tapos naabutan pa kami ng bagyo. Sobrang lakas ng ulan. Alam mo yung tipong ang gilid niyan is mga bangin na. Tapos ganyan lang yung mga ilaw nyo. Napakahirap. Tapos ang gasolina namin naghihingalo na. Pero dahil nga magtutropa kami, magkakasama kaming umalis, magkakasama kaming uwi. Kaya dapat sa pagtutropa, huwag kayong mag-iwanan kahit na anong mangyari sa kalsada. Kung nakikita nyo guys, sobrang putik ng kalsada, mabato, tapos may mga nahuhulog-hulog pa na bato na galing dun sa bundok. Yan o, kasi ang lakas ng ulan yan, tapos kasagsagan ng bagyo nung time na yan. Galing kaming kabayan yan, kasi sinilip ko yung landslide doon nung time na yon. Gawa nang nagpaplano nga sana kami mag-charity, pero yun nga, hindi na natuloy. Kasi nga, nakulang kami sa punta sa grupo. Pero at least, safe kami na nakauwi. Tapos ang comedy pa dyan, yung tropa ko na yan, kakasemplang lang yan. Ang bilis-bilis pa din magpatakbo kasi gustong-gusto na rin makauwi. Gawa nang pagod na, saka 100 kilometers pa tayong pabiyay namin pauwi. Tapos gasolina namin talagang tingalo-tingalo na. Ako, kung nakikita nyo, 3 hours na lang ako. Tapos yung kasama ko na yan, talagang pupukak-pukak na yung motor niya pagdating dun sa unahan. Yung pauwi kami. Yan talagang napakahirap. Napakahirap. Ito na ata yung pinaka-difficult na rides na naranasan ko. Sa totoo lang. Kaya itong video na to guys, isa ito sa nagpapatunay na talagang napakahirap ng walang extra LPD sa ating mga motor. Kasi kung nakikita nyo, tignan nyo naman, yung mga stock natin na ilaw ngayon, hindi nakatulad noon na pwede mo nang palitan ng bumbilya na para lumakas na. And guys, so, parang cross finger kami dyan, tatlo kami dyan, may nakabuntot sa amin na NMAX, malakas yung ilaw niya. Pero wala, talagang hindi umubra kasi nga, yan nga, kalaban namin yung pagod, stress, lahat-lahat na. Kumbaga, ang gusto namin is makauwi talaga na safe kami. Isipin nyo yung takbo namin na yan guys, inabot kami ng 2 oras sa Kalahati ata. Sa 100 kilometers na ano namin, kasi ang takbo namin 20-40 pinakamabilis. Maliban lang dun sa Kayboy Comedy, yung kasama namin na isa. Shoutout sa'yo, Papa JR. Ang nakakatuwa lang dito sa rides namin guys is yung doon namin nakita na talagang
kung gaano kami kasolid na magbabarkada kaming tatlo, na hindi namin iniwan yung isa't isa, na kumbaga in times of troubles and ano difficulties sa kalsada pagdating sa rides, talagang uwi tayong magkakasama.